Nagulat ako at the same time, masaya ako. Maglulupasay ako dyan sa nakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako. Ipasa natin itong Ate Dennis de Bill. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban. Sir, he said yung pagtakbo ng mag-aamang Duterte, parang para sa inyo masaya kayo, hindi na kayo Lone Ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Di ba pwedeng mamili lang ng isa? Bakit ka naman? Natutumats sa porque Duterte. Natutumats ka. Yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumats. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumats. Yung dalawang gano'n, hindi ka natutumats. Yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo hindi, tatakbo mag-withdraw. Pero sir, seryoso ba yun? 2028, tatakbong presidente si Baste at hindi si BP Sara? Oposisyon, nandun na yung mga yellow, mga pink kasama na sa Malacanang. Mm-hmm. Kung makipag-align ang Malacanang sa mga yellow, sa mga pink, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Sir, according to BP Sara, former President Duterte and his brothers, Congressman Pulong and Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Nakonsulta ba kayo dito o dito? Seryoso ba yun, sir? No, medyo nagulat nga ako. Nagulat ako dun sa balita na yun. But then again, nagulat ako at the same time, masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo will be waging a guerrilla-style campaign. Guerrilla tactics ang gagawin namin kasi hindi kami manok ng administration, hindi rin kami manok ng opposition. Nasa gitna kami, so para kami mga guerrilla nito. So, very lonely yung aming magiging campaign trail. Kami dalawa lang. But with that latest information na may tatlong Duterte na tatakbo, at saka kung magsiseryoso si Philip Salvador, so magiging anim na kami ngayon sa campaign trail, masaya na ito. Masaya na, happy na. Baka from guerrilla tactics, maybe we will be shifting slowly to somehow conventional tactics. From unconventional to sort of conventional, little conventional. Arjun. Sir, I have two questions. Yes. Ano pong inyong masasabi dito sa pinupupos ni dating Senator Trillanes na anti-Duterte unity ticket? Well, everybody. Anybody can form a unity ticket against Duterte. Wala man, walang prohibitions dyan. So kung gusto nila dyan, mag-usap sila sa Malacanang at saka yung mga yellow or pink ba, mag-usap sila kung gusto nilang mag-align. Hindi mo natin sila pwedeng pigilan kung gusto nila yan. May binanggit din po si VP Sara na yung tungkol doon sa pronouncement niya doon sa mga kapatid niya at sa kanyang ama na sabi ng nanay niya yun. Sa pagkakakilala ninyo, dahil nga nasabi niyo that UNSBG are part of the extended Duterte family, sa pagkakakilala ninyo, gaano ka-influential si Ma'am Elizabeth sa mga anak niya? Very influential yun. Mother yun eh. In any family, malaki ang papel ng mother. Everybody loves her mother, his mother. So just like that family, mahal na mahal nila yung nanay nila, lalong-lalo na si BP Sara. Love na love niya yung mother niya. Do you think matutuloy talaga itong 3 Duterte ticket, 3 Dutertes in the Senate based on what is supposed to be her pronouncement? Well, hintayin natin yung piling of candidacy kung talagang magpapile sila. But then again, masasabi ko lang sa'yo is that I know BP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. Mga kapatid niya yan ang mga kapatid niya yan ang at stake. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Okay. Sir, yung sinabi ni Senator Trillanes, indication ba yon na threatened pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kinakailangan mag-unite ng opposition and other groups? Baka ganun ang pagtingin niya. Bakit, so,
hindi na sila magiging opposition, yung liberal. Magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Mm. Di ba? So, magiging administration na sila. Mm-hmm. So, gusto nila ang gawin yung opposition ngayon, yung mga Duterte. Mm-hmm. So, sa tingin nyo, malakas pa ang malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Mm-hmm. Napakalakas pa rin. Mm-hmm. Basahin mo yung survey. Mm-hmm. Survey, napakataas ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinaryong tao, mm-hmm. palagi sinasabi ng mga tao, bumababa ako. At sabi, sir, sana bumalik si Pangulong Duterte pagka-president, sir. Gusto namin patuloy niya yung ginagawa niya. Mm-hmm. Ayun, palagi narinig ko. Mm-hmm. Not porque I am an ally of President Duterte, kundi may personal experience lang yan pag nandun ako sa baba. Kakausap ko yung ordinaryong tao. Kaya lang, sir, maganda bang tingnan kung sakali na magiging miyembro ng Senate, mag-aama, magkakapatid? Parang sabi niya ba, baka maging kamag-anak incorporated. Eh, ganun naman talagang nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Villar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada, pwede gawin ng ano pa bang pamilya dito? Cayetano, o yun. Ha? Ano na? Magtito. Kung pwede gawin yan ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Kasi some are saying it's... So do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang mag-desisyon? Duterte? Makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 constitution? How old? 30+ years. It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Dahil? Because ang gagawa ng batas na yan, yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na nasa merong sariling dynasty, sila rin ang tatamaan. So, sino ang gagawa ng batas na yan? So, malabong makakaroon tayo ng enabling law. Malabo. Sino mag-expect mo na mag-file? Ako. Kasi wala man akong dynasty. Pwede. Pag ako nag-file, makalusot kaya yung batas na yan. Let's be frank about it. Let's be practical about it. Sa house, sa lower house, sino pwede mag-file yan? Yung mga makabayan black. Kasi wala man sa dynasty, di ba? Ang duty, makalusot yan sa House of Representatives. Kapag pinail yung anti-dynasty bill na yan, oh, let's be realistic. Let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, maglulupasay ako dyan sa kaka-usap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Ilang boto kaya makuha ko dyan? Pero personally, sir, dahil wala kang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas kontra dyan. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi, ha? Sa nakita ko ngayon, forgive me kung kayo'y anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Mm-hmm. Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Serra, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Serra as mayor. Mm-hmm. Para iba na naman tumakbo. Then maganda yan. Maraming chance, malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Eh gusto ng taong bayan na si Mayor Inday Serra ang gusto nila maging mayor. So, yun, nanalo. Sa Senado. Bakit na nanalo palagi ang mga Villar? Dahil maganda ang track record. Bakit na nanalo ang mga Estrada? Maganda ang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Mga magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte?
ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling, na may bayag, lumalaban, at hindi yan na-atras sa anumang laban. Eh, nasa DNA, that's the leaders that we need for this country. Considering sa tigas ng ulo ng Pilipino, eh, pag leader ka na wala kang bayag, wala ka, hindi ka sasantuhin dito sa Pilipinas. Kailangan may bayag ka para, it has been proven by former President Duterte. Na napa, ultimo yung tambay na nakatambay dyan sa labas ng barangay na nakahubad. Oh, wala na naghubad, naka-t-shirt na lahat. Mm-hmm. Dahil nga, takot sila sa Pangulo. Mm-hmm. So, we need those kinds of leader. Okay, Mian. Sir, you said yung pagtakbo ng mag-aamang Duterte, parang para sa inyo masaya kayo, hindi na kayo Lone Ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Di ba pwedeng mamili lang ng isa na mamanukin, sir? Well, para sa akin, kung hindi mo nga mapipigilan yung mga siraulo, yung may mga katok na sige file lang COC every election, yung mga nation's candidate nga, di ba? Hindi mo pwedeng mapipigilan. Ito pa kaya yung mga dating congressman, dating mayor, dating presidente ng Pilipinas, mapipigilan mo yan? So, hindi mo talaga mapipigilan yan. Hindi mo mapipigilan. Sir, kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. Tatlong Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magde-desisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sinong gusto lang i-elect. Ha? But for you, sir, you don't think three Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me? Yes. Okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Eh, sabihin lang, eh, bakit ka naman natutumats sa Porque Duterte? Natutumats ka, eh, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumats. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumats. Yung dalawang gano'n, hindi ka natutumats. Kung dapat, one, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Oh. Eh, Porque Duterte, at nagiging tatlo, too much na. Di ba? So, dapat hanggang dalawa lang, sir? Ha? Dapat ang ganda. Ano, more than two, that's too much na. Okay din sa inyo kahit three. Okay na ako. Okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho. Okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo hindi, tatakbo mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo, sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na tatlong Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din, sir, na hindi naman talaga? O seseryosohin ba ito, tingin niyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ha? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si VP, pagdating sa mga kapatid niya. Hindi yan nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later, pagdating sa filing of candidacy, kung makapag-decide sila na o, isa na lang ang pwedeng patakbuhin. O, dalawa na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta, pag sabi mong joke, I don't think it's a joke coming from her. Sir, do you see isa na lang sa akin, sir. Do you see PDP Laban rising from the ashes after this decision po? Kasi, syempre, sir, alam naman natin, humina yung PDP Laban nung, syempre, on the rise of PBBM kasi nagtalunan papunta sa kanila. And humina po yung partido nyo. Anong epekto nung tatlong Duterteng tatakbo with former president po leading PDP Laban? Kawawa naman pala kung may ano. Pagtingin mo sa akin ngayon, ashes na pala ako ngayon. Abo na lang. Abo na pala kami ni Bongo. Senator Bongo ngayon. Kasi kami dalawa na lang naiiwan eh. Ay, kaya rising from the ashes. Sir, dalawa na lang. Nagpaalam na. Ay, mga tatlo pa rin. O apat. Sir, nagpaalam na. Hindi pa si Rubinon Padilla, di ba? Senator Padilla. Ito, sir, nagpaalam na. Hindi, sa re-electionist lang. I'm talking about the re-electionist now. Dalawa kami nga, alam mo na sa Pilipilaban, sigurado.
So hindi na si Majority Leader Tolentino, sir. Hintayin lang natin kung anong maging decision niya, pero I cannot speak for in behalf of himself. No. Hintayin lang natin kung anong maging decision niya, anong sabihin niya. Basta ako, kaming balon ni Sir Bungo, nag-usap kami na walang iwanan. Magtutulungan kami sa aming gagawing kampanya. So lalakas ba ulit yung PDP lang? Yung tanong pala. Sorry, hindi kita nasagot sa tanong. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte. At alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas. So, babangon uli ang PDP Laban. Not from the ashes, but from the tomb. Okay, taga. Danya. Akit, angat uli yan. Danyal and then Mav. And then, Raymond. May ayaran ko yung idea, sir. Kung Long Duterte yung tatapos sa Senado, sino naman yung may iwan sa Davao? Mayor. Eh, baka yung vice mayor nila ngayon. Yung vice mayor. And then, sir? Seryoso ba yun? Baka yung vice mayor ngayon. Kung si Dito sa tatlo, ha? Sino pang i-appoint nila? Ay, si Kitty. Ha? Sino? Si Kitty. Ha? Kitty. Uy, may Lord Edad pa yun. Si Kitty, anak ni Kitty. Ah, hindi naman yun, oh. Hindi natin, huwag natin mag-speculate. Masyado malalo na yung speculation natin, eh. Hanggang sa Davao City, umabot na tayo doon. Pero sir, seryoso ba yun? 2028, tatakbong presidente si Baste at hindi si Bibi Sara? Everything is possible. Napapag-usapan na yan talaga. Hindi naman napag-usapan. Pero, posibleng mangyari yan. Kasi wala namang prohibition sa kanya eh. Kung tutakbo siya. Why Baste, not Bibi Sara, sir? Ha? Hindi ba mas kilala na si Bibi Sara? I don't know. We have to ask them. Adal, kailangan ask may... Them. Sabi niyo nga, kailangan may ano... We have to ask leader. Them. Hindi ko masa... Okay, Mav, and the Raymond, and then Malou. Sir, sorry ah. Kasi sabi niya lang po kayo palang ni SBG ang nag-usap. Eh, diba sir, diba kung saan pupunta yung majority, dun susunod yung tatlo, sabi niyo. Hindi po siya applicable sa election. Pagdating dito ngayon, may mga... mahirap ma crucial decisions na gagawin yung bawat senador eh. Lalo wala nung pag-re-electionist ka. So, maintindihan natin kung anong decision ng kasamahan mo, kung anong kanyang plano. So, we have to understand each and every one of us dahil crucial yan sa for our continued survival dito sa Senado. So, if you want to survive, you have to make your own plans. You implement your own plans. So, ganun yun. So, nagsabi na po siya na aalis ng PDP Laban, sir? Hintayin mo na lang. Siya na lang tanungin mo. Sila na lang ang tanungin mo. Para, ha? Ano na? Tanungin na lang ninyo. But still, we remain as very good friends and very supportive of each other. Kaming magkasama. So right now, sir, nasa PDP Laban pa? Or wala na? Right now, tansya na lang tanungin nyo. Kasi mahirapan kung baka mamaya mag-change of mind siya. Bumalik. Hindi... Very fluid ang political situation. Mahirap na magsalita para sa kanya. Okay. Raymond, Malou, and then Jojo. Ay! Okay. Raymond, and then Jojo. Si Sir Tolentino, malaking kawalan ba o parang wala lang? Okay lang na kakalas sa PDP. If ever na matutuloy nga siya, okay lang. Malaking kawalan kung mawala sa amin dahil nga napakagaling na abogado yan at napakagaling na senador. Napakagaling na senador yan. Hinahangaan natin lahat yan. Matalino, magaling. Malaking kawalan. Sir, dun sa 3 Duterte's in the Senate, if ever, sabi nyo nga, it's not too much. It's okay lang. Hindi to masahil threesome na nga. So, pero sa tingin nyo, is it appropriate
regardless kung legal or okay lang dahil gusto ng tao, pero sa tingin nyo, I mean, from the bottom of your conscience, is it appropriate na tatlo yung Duterte? You're putting me in the spotlight, ha? Huh? As I've said, kung satisfied tayo ngayon dito sa mga magkakapatid, mag-ina, na nasa Senado, ako, hindi porque kasama ko sila, ha? Satisfied ako sa performance nila. So, bakit natin i-deny yan sa mga Duterte? Eh, lalo na kung piliin sila ng taong bayan. Let the people decide na lang. Let the people decide. And whatever the mandate of the Filipino people, tanggapin natin. Dahil yan nagkagustuhan nila. Kung mangyari talaga yan, di ba? So, I will reserve my own comment on that. Pahayaan natin ang taong bayan. Sir, nasa na lang. Ang nagsalita kasi is Vice President Sara. Pero sa pagkakilala nyo kay dating Pangulong Duterte, na hindi naman siya ganun kasakim sa kapangyarihan, do you think he will allow his two sons and with him to be at the Senate at the same time? Depende yan yung... Kung tingnan mo yung kasakiman sa kanya, kung sa, kanya sa mga critics, that would mean kasakiman, pero para sa kanila, that would mean public service. Gustong-gusto nila mag-servisyo, then very subjective yan. Very subjective. Si Pangulong Duterte naman, hindi naman niya pinipigilan yung mga anak niya kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. So, I don't see it as an impossible scenario. Posible talaga yan. Hindi po siya nakikialam sa mga anak niya kung anong plano nila sa buhay nila. Hindi rin siya nakikialam yung pagbanat ni Baste, Mayor Baste kay Bongo. Wala, hindi siya. Oh, kung nakikialam siya doon, baka hindi magsalita si Baste ng ganun. So, ganun po siya na father. Hayaan niya yung mga tao, mga kuha niya. Okay, Jojo. Sir, follow-up lang kay Senator Tolentino. Bakit nyo nabanggit na maaaring tumalon si Senator Tolentino? Nakarating na ba sa inyo na kinakausap siya ng lakas niya ngayon? Mas maganda siguro siya na tanungin nyo. Ayaw ko talaga magsalita pa sa kanya dahil siya na tanungin nyo. Inibitahan nga niyo ako dito eh. Inibitahan niyo siya dito. Siya nang tanungin niyo. Oo nga naman. Oo nga naman. Kayo talaga. Sir. Magkasama kami. We want to be united always in all issues and in all undertakings. Pero pagdating na sa personal survival sa politics, may kanya-kanya tayong plano sa buhay. So we have to respect kung anong plano niya sa buhay niya, anong plano niya sa karir niya. So, hintayin lang natin na siya magsalita. Mm-hmm. Sir, kung sakaling makipag-join force yung Pink Forces sa Marcos administration, ang sabi mga, paano, magiging admin na ba sila? Mm-hmm. Pwede ba na ang Duterte Forces ang maging panibagong opposition? No choice. Ganun naman nangyayari. Ito, ano bang nangyayari dyan? Nung wala ng oposisyon, nandun na yung mga yellow, mga pink kasama na sa Malacanang. Mm-hmm. So, paano ma-fiscalize yung affairs of the state, mm-hmm, kung walang oposisyon? Mm-hmm. So, at saka, ang tao naman ang nagtitingin dyan eh. Kung gusto nila yung Duterte Black ay magiging oposisyon, parang nasa tao yan kung anong gusto nila sa... Mangyayari dito sa Duterte Black kung magkakaroon ng ganun kalaking Duterte Black. So pwede nga, sir, yun, na mag-emerge ang bagong opposition at ito yung Duterte Forces. That is kung makipag-align ang Malacanang sa mga yelo, sa mga pink. Ganun talaga mangyayari because kung mag-align sila, ibig sabihin, wala lang opposition. So paano yun? Kayo ngayon nasa admin sa Senate, pwedeng...
Ay, depende yan kung ano sabihin ni Pangulong Duterte. Oh, mag-opposition na tayo. Sasama talaga ako. Kapag sabihin niya, huwag, neutral lang tayo. Hanggang kuwan lang tayo, fiscalizing lang tayo for mga national interest issues. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo, hindi tayo opposition. Depende na kung what will develop. Okay, Mian, follow up. Do you see VP Sara as a strong opposition leader? Posible. Posible, pero hintayin na lang natin kung anong magiging stand niya dyan. Dahil sa ngayon, wala man siyang official statement na she's going to lead the opposition. Wala pa naman siyang sinabing ganun, di ba? Hintayin na lang natin. Pero once mag-unite yung pink, yellow, and Malacanang, sir, do you think it's time... Nakikita nyo ba yung possibility na liligawan nyo si VP Sara to lead naman your group, sir? For you to be united. Ganito yan eh. Kung mag-align sila sa Malacanang, ano pang purpose? Bakit sila nag-join forces sa Malacanang? Di ba para hadlangan ang Duterte? Oh, so pag ganun, hadlangan ang Duterte, so obvious na opposition na ang Duterte niyan pag ganun ang sitwasyon. Di ba? Sabi ni Trillanes, kailangan hadlangan nila itong mga Duterte, mag-unite ang yellow, pink at saka ang Malacanang. So, ano pang mangyayari ngayon? So, if they unite, who will lead your group? Will it be VP Sara or former President Duterte? Nasa kanilang dalawa na lang sila mag-usap. Meron po kayo, sir. Sino yung ipupush nyo, sir? Na mas tingin nyo mas malakas na mag-lead ng grupo nyo? Silang dalawa, parehong malakas yan eh. Any of them. Any of them.